Kumusta na po kayo mga kasambuhay at mga kaparokya? Isang magandang umaga po at magandang buhay para sa inyo. Ako po muli, si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul na nakikiisa, nakikibahagi, nakikibati sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows at Biharison, lungsod po ng Pasay. At muli sa awa ng Diyos, tayo po'y nagising sa isang bagong umaga. Ito ang Lunes ng 12th linggo sa atin pong karaniwang panahon. Patuloy po nating binabaybay ang Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Mateo. At ngayon po ay tayo'y tumungtong sa 7th kabanata ni San Mateo. Ito po ang huli, last chapter ng Sermon on the Mount. At maririnig po natin sa umagang ito ay ang pangaral ng Panginoon tungkol sa pagbibigay ng judgment, no? Panghuhusga, pagbibigay ng hatol sa buhay ng iba. Unang-una, sabi po ng Panginoon, stop judging and you will not be judged. Unang-una, dapat malinaw po natin na ang salitang ito ng Panginoon hindi ibig sabihin ang isang Kristiyano ay huwag nang humatol, huwag nang pumili. Ang buhay po ay isang tuloy-tuloy ng kwento ng pamimili. Every day, we exercise our free will to choose, hindi po ba? Araw-araw tayong kailangang mamili upang mabuhay. Mamimili ka ng pagkain, mamimili ka ng gagawin, no? So, every day we exercise judgment. Ang punto lang po ng Panginoon ay judging others. Yung pagkakaroon ng pagpili at paghatol sa buhay ng iba, involving the life of others. Kasi alam nyo po, yung pamimili, kahit na sa iba, kailangan din natin piliin ang ating mga makakaibigan, makakasalamuha, makakatrabaho, no? Ang Christian love na tinatawag po natin, pagmamahal Kristiyano, is not a blind kind of love. Hindi po sa walang tinitignan, walang tinititigan, hindi po bulag ang Christian love. Kailangan din piliin mo, ano, ang iyong mga makakatrabaho, makakasama. Kasi kung hindi ka mamimili, sabi nga nila, it can happen that bago mo malaman, ikaw ay nandun na sa landas patungo sa kasamaan. Ikaw ay natatangay na sa landas, sa agos, patungo sa hindi maganda. So, spiritual life involves choosing. Pero ilang mga bagay. Sabi ng Panginoon, judge not and you will not be judged. Ayan. Huh? Judge not and you will not be judged. Alam nyo, sa wikang Griego po, ang tense nung yung word na judged, you will not be judged, ang tense po nun ay sa panghinaharap. Okay? Ibig sabihin, panghinaharap na paghuhukom, ibig sabihin, ang huling paghuhukom. So yan po ang unang prinsipyo ng Panginoon. Kung ikaw ay huhukom, hahatol, pipili sa iba, alalahanin mo ang huling paghuhukom. You will be judged. Darating ka rin sa panahon na ikaw mismo haharap sa huling paghatol. Okay, yung paghahatol mo ba yan sa iyong kapwa, pwede mong panagutan sa huling paghahatol. Yun po ang point. Pangalawa, the measure with which you measure is being measured to you. Ibig sabihin, habang ikaw'y humahatol, alalahanin mo rin, pangalawa,
hinahatulan ka rin ng iba. Ayun. So, haharap ka sa Panginoon sa huling paghatol, pero habang ikaw ay humahatol, yung hatol mo at ikaw din, hinahatulan ka rin ng iba. Yan din ang second point ng Panginoon. And then pangatlo, sabi ng Panginoon, tignan mo muna ang iyong sarili. Yon. Baka naman yung inihahatol mo sa iba, baka naman yung kamalian na hinahatulan mo sa iba, eh, hindi lang sa'yo rin, kung hindi, mas malaki pa ang iyong ginagawang kamalian doon sa nakikita mo sa iba. Look at yourself muna. Ayan, ano? Baka naman sa iba'y puwing lang, pero sa iyo ay ang nakabalandra'y isang troso. Huh? Mas malaki ang troso kaysa puwing. Okay? Look at yourself. Yan, yan po yung pangatlo. Pero, pang-apat, sabi po ng Panginoon, ang paghatol may kaakibat na responsibilidad. Ano ang mabigat na responsibilidad kung ikaw ay hahatol sa iba? Sapagkat ikaw ay Kristiyano, sapagkat nakita mo yung mali sa iba, your Christian love calls you na sa iyong paghatol, nakahanda kang tulungan yung iyong hinatulan upang iayos ang kanyang buhay. Yun po yung ikaapat na napakahalagang punto ng Panginoon na yan sa Sermon on the Mount. Hindi simple ang paghatol. Hindi lang yung hahatol ka tapos hugas kamay na. Hindi po. Sa ikaapat na prinsipyo, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, sapagkat nakita mo kung ano yung kahinaan ng iyong hinatulan, kailangan bilang Kristiyanong kapatid, tutulong ka sa Kanya. Wow! Oh, wow! So, tayo po, kapag tayo'y hahatol, pipili, gagawa ng desisyon sa buhay ng iba, dahan-dahan po tayo, alalahanin natin ang apat na magandang paalala ng Sermon on the Mount ng Panginoon sa araw na ito. Sana po ay pinagpala kayo nitong salita ng Diyos, pag-aaral natin sa araw na ito. Pagpalain niyo rin po ang 10 kaibigan. Ibahagi po ninyo, share pagkagising sa umaga sa kanila. At paki-like din naman po at paki-subscribe ang ating YouTube channel na Domi Guzman. Nawa po sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Alleluia! Alleluia!